So, hello guys! Welcome back to my vlog. So, for today's video, dito pala tayo sa my garden na naman ulit guys. So, ayan. So, dati pala tong garden na to guys. Ano to pala yan? Kaso, hindi na talaga kaya ng ang presyo ng gulay. Kaya, ginawa na lang namin gulay yan. Ayan. Yan si Nanay Diding. Nag-harvest ng kangkong guys. So, alam mo ba guys, ang hinaharvest niyang kangkong, kahit isang sako pa yan, kung dalhin niya sa market, mauubos lahat yan guys. So, ganyan kataba yung mga kangkong na alagaan ni Nanay Diding dito. So, yan. Ano lang talaga yan guys, tawag doon yung, binili din nila yung mga buto nito guys. Ayan. Ayan. Nag-harvest siya para bukas. Ayan. Ganyan ka dapat. Isang malaking ano to guys. Isang malaking palayan to dati. Ayan. In-harvest niya. So ayan. May nakasunod. So ayan. Mga ganyan guys, ganyang 5 peso na yan dito yung binta nila sa market. So yan, kahit ganito lang guys, makakapira ka talaga basta may tiyaga ka lang sa pagsasaka, sa pag-garden, may makapira ka talaga. Kahit ano nga yung kahit tag-init guys, okay naman kasi may kukunan naman kami ng tubig. So yan. So, basta may tiyaga lang talaga sa pagsasaka, may anihin talaga. Kasi, kung sabi nga nila Diding, yung ano daw, every deliver niya doon sa market, makabinta daw siya ng mahigit 1,000. Kahit konti lang yung dalhin niya, mga 1,000 daw yun guys, yung mabinta niya. Ano na kaya kung maubos niya pa talaga lahat, harvest to, saka ma-deliver niya doon sa may market. Sobrang may kikitain ka talaga guys, kasi kung i-ano natin talaga naman, kinukumpute namin mas malaki pala yung kinikita sa gulay kisa palay. Kasi yung palay every 3 months siya guys, pero kung gulay pala mabilis lang yung pera. Gaya nito kangkong, maganda talagang ano, magandang choice talaga kung magtatanim ka ng kangkong, yung mga ganito, yung mga dahon ng kamote, kasi hindi siya masyadong maalaga guys, mag-abuno ka lang ng kunti, yung mga ganon, didiligan mo, mapatubig ka. So yan, ganyan lang talaga, hindi mo na kailangan ng madaming spray at kahit ano dyan. So yan, talagang makakapera ka talaga sa ganitong gardening. So yan. So, yung kabila dito, guys, yan yung palayan. So, ngayon, naghihirap talaga sa tubig. Kaya, nagkukuha kami ng tubig doon sa may puso, guys. Natawag doon, yung dito sa amin, yung awang. Yung tinatawag nilang awang. Doon kami nagkukuha ng tubig kasi straight na talaga ilang weeks na walang ulan. So, yan. Yan si Nanay Diding at talagang sipag niya talaga. So yan. Yan din yun si Tito. Galing din sa bukid niya. Diyan dumaan. So yan. Parang ang ganda lang talaga sa mata guys. Diba? Kung ganyan yung makikita mo. Kaya nga kung hapon na. Doon kami napupunta sa may garden. Sa may taniman ng palay. Para makapag-relax. Mag-bubunot ng mga tawag doon, mga damo. So yan, ganyan lang talaga kasimple yung buhay namin dito guys. Ayan, sobrang green. Ayan. Ha? Diyan lumban de. Hindi lapakan pala yun.
Ala, gabot mo. Ma. Ini tambah dulu jam. Jajan lawan dulu. Amurat itu nomo itu nomo. Dito mo tanong dito. Tara, ayo daw. Ah, budikit. Gusto mo ba na farmer's kid? Sabi ko, mapulis kao. Hindi ka rin nang gali mapulis, ma-farmer's ka rin lang gamang gali. Alang, sneaky papa. Ayay, napaklapakan na naman parang. Hindi napakan, palay. Ah, biya may dragonfly. Nay, Diding. Hindi rin daw mapulis si baby. Mga farmers na lang daw siya. Ano di ka lamang mapulis, be? Hindi pagpungko, basa. Basa, short na. Si? Ito. Dan ada masih